Welcome po sa episode 48 ng Phil Jobnet's Buhay at Hanap Buhay. Ako po si Ollie, podcasting from Phil Jobnet, official job portal ng Pilipinas. Unang pag-uusapan natin, kailangan ng kumpiyansa sa sarili para makahanap ng trabaho. Meron po tayong interview sa isang sales and business development associate. At ang ating quote for the week, galing po kay Neil Donald Walsh. So kailangan ng kumpiyansa sa sarili upang makahanap ng trabaho. O para makahanap ng trabaho. Madali kang makakahanap ng trabaho kung meron kang kumpiyansa sa sarili. Pero paano kung wala? Paano kung wala kang tiwala sa sarili mo? Wala kang kumpiyansa sa sarili? Paano nga ba magkaroon ng kumpiyansa sa sarili? Narito ang mga pwede mong gawin para tumaas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sabi ng mga eksperto, una, isipin na kaya mo ang pagsubok na iyong kakaharapin. O yung mga interview mo, kaya mo yan. Siyempre, tiyakin mo rin na handa ka. Bukod sa pag-iisip na kaya mo yung mga interviews na haharapin mo, tiyakin mo rin na handa ang sarili mo sa mga pagsusulit. Dapat nag-review ka rin. Dapat may training ka rin. Siyempre, kailangan maganda rin yung pananamit mo. Ihanda mo rin yung mga isusuot mo sa interview. Siyempre, dapat, katulad ng nasabi natin kanina, sapat yung kaalaman mo, yung kasanayan, yung skills, o yung training. Dapat sapat yun. At ugmayon doon sa mga description na hinahanap ng isang recruiter. So dapat swak yun. Swak yung kaalaman mo, swak yung skills mo na hinahanap ng recruiter. Ito pa yung mga karagdagang tips na pwede mong gawin habang naghahanap ka ng trabaho at para tumaas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Piliin daw ang pinapanood sa telebisyon, sa sinihan, o maging sa social media kasi kadalasan sa atin ngayon, nanonood na sa cellphone, sa internet, ng kung ano-ano. Piliin mo daw yung mga palabas na makapagbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa trabaho mo. Yung kapaki-pakinabang. At iwasan daw yung mga walang kabuluhan na mga napapanood sa internet. Mabuti daw na huwag nang panoorin yung mga yun. Tapos punuin ang isip mo ng mga bagay, mga impormasyon na makatutulong sa trabaho. At mag-isip ng ikabubuti ng iyong sarili. So yun po yung mga tips natin para tumaas yung kumpiyansa natin sa sarili natin. At ito po ang ating interview sa isang sales and business development associate. Ito po si Donna na isang sales and business associate na magbibigay sa atin ng kanyang input tungkol sa trabaho niya. So Donna, gaano katagal ka na dyan sa trabaho mo? Mag-one year na akong sales and business development associate. Ngayong March. Dito yun sa company? Dito sa business rin. Pero syempre matagal ka ng katrabaho. Yung totality ng pagtatrabaho mo. Ilang years na? Kung bibilangin mo lahat. Oo, oh, lahat lang. Two years. Kasi before, nagtrabaho ako nung nag-aaral pa ako. Okay. And then, nung after kong graduate din, which is sobrang layo nga nung, ano ko eh, AB Broadcasting yung graduate ko. And okay. Then, nagtrabaho ako as production assistant. Okay. For 6 or 7 months. And then, after nun, ayun, dito na. Nag-start naman ako as sales and marketing assistant for ilang months. 3 to 4 months. And then, nung nagkaroon ng, nagkaroon ng vacant position yun sa amin, which is yung sa sales and business development. Ayun, nag-apply ako. And then, eventually. Okay. So, working student ka? Before. Mahirap yun, no? Yeah, po. At saka bihira yung ganun. Hindi lahat ng estudyante kayang pagsabayin yung trabaho. Opo. Tapos, yung pag-aaral. Anong ginawa mo nung time na yun? Kasi call center yun. Okay. And then, syempre, usually yung pasok mo, morning until, usually 9 a.m. hanggang 4 p.m. Okay. And then, yung shift ko nun, 10 o'clock p.m. hanggang 7 a.m. So, yung gitna nun, hanggang papunta ka nun, parang, ginawa ko kasi before, para pagka after ng class, uwi agad, pahinga. And then, pasok. And then, after nun, ano agad? Biyahin na agad papuntang school. Pero kasi yung mga prof ko before, understanding kasi sila. O na sinabi ko sa kanila, yun nga, na nagtatrabaho ako, ganyan-ganyan. So, parang, hindi naman kasi ako nalilate. Kasi after naman ng
office ko, diretso na ako sa class. So, okay. Parang, nangyayari na lang, parang, sasabihan na lang ko, basta, kung mag-absent ka man or what, basta, bumawi ka, okay lang. So, parang bababait yung mga prof ko before, yes. Napakahirap gawin na, no? Ano yung mga ginawa mong adjustment na makakatulong siguro sa nakikinig sa atin, na siyempre, marami sa atin, kailangan ding maging working student, di ba? Yes. Ano yung tip mo sa kanila? Time management. Okay. Talagang kailangan, tsaka iset mo yung priorities mo. Okay. Na like, for example, if hindi naman importante, kunyari, gumala, ganyan-ganyan, instead na magpahinga na lang, mga ganong simpleng bagay na kailangan mo lang iset kung ano ba yung importante sa araw na yon. Tapos yun yung unahin mo, instead okay. na kung ano-ano pang bagay-bagay. Though, hindi naman madali yun, kasi syempre, diba, gusto mo rin naman mag-enjoy and whatever. Lalo na nung ano, student pa lang, ganyan-ganyan. Pero if ever naman na gusto mong lumihis, ganyan-ganyan, magpaalam ka sa mga tao na dapat mo pagpaalaman. Like for example, gusto mo umalis, ganyan-ganyan, and then malilate ka sa work or mag-half day ka, edi magsabi ka agad sa supervisor mo, parang gano'n. Basta kung ano man yung gagawin mo, kailangan make sure na ano ba? Permission. Oh, at saka hindi maapektuhan yung buong performance mo sa work. Parang okay. ganun. Parang kailangan maging responsible ka din sa mga actions mo. Parang. Okay. So, kasi ganun ginagawa ko before eh. Parang kunyari, syempre third year college, ganyan-ganyan. Tapos parang, syempre may birthday si ganito, ganyan-ganyan, pupunta. And then, pwedeng malate. Eh, malilate ako, ganyan-ganyan. So, kailangan heads up lang sa boss, ganyan-ganyan. Pero after that, kailangan yung performance mo hindi maapektuhan. Okay. Parang kailangan tip na yun. Kailangan responsible kasi sa lahat. Okay. Napakaganda no. Kasi nag-survive ka doon. Malamang tama naman yung ginawa mo. Bihira kasi yun eh. Kasi po usually nangyayari kapag nag-work ka and then nag-aaral ka, may nasa-sacrifice na isa eh. Oo, totoo. May mga friends naman akong gano'n na parang tatrabaho sila para ma-support yung pag-aaral nila. But then, yung pag-aaral naman nila, medyo naapektuhan kasi syempre, wala silang tulong, mga ganyan-ganyan. So, parang, kailangan mo siyang timplahing maayos. Balansin. Para, ganun. Kasi ako po, before, napili ko po kasi yung schedule ko din eh. Okay. Sa work. So, parang, para hindi maapektuhan yung studies. Tapos parang ginawa ko, yun nga, kinausap ko yung mga kailangan kong kausapin. Oo. Para if ever man na may ma-miss out ako. Alam nila kung bakit. Tulog ako. Parang mga ganito. Ay, napakaganda nun. So, balik tayo sa trabaho mo dito. Yes po. Sales and Business Development Associate. Ano ba yung ginagawa ng isang Sales and Business Development Associate? Account management. Okay. And then, kailangan... yun nga, maghanap ng mga new accounts okay. for new business, mga ganyan. Para sa work. So, ayun, by mga ganun, call outs, ganyan. Okay. Email blast. Kailangan, though hindi siya ganun kadali since yung nangyayari nga ngayon is parang mahirap nga yung sa HR management. Okay. Pero, yun, double effort lang na mag-acquire ng mga new businesses. Acquire ng mga bagong kliyente. Parang... So, basically, nagpo-prospecting ka? Yes. Para maka-acquire ng bagong kliyente? Yes po. Okay. Ano yung tricks na ginagawa mo dyan? Paano silang kinukonvince na dito na kayo sa amin magpa-consult or dito na kayo kumuha ng servisyo? Oh, actually, po ngayon eh. Challenge po yan ngayon eh. Okay. Kasi parang ngayon, if gusto mong mag-hire ng tao, okay. usually, hindi ka na maghahanap ng third party okay. para mag-hire ka. In-house kasi, in-house na. Oh. Kaya nyo naman yun eh. Pero kasi may mga ibang companies din na mas gusto nila mag-focus sa nature ng business nila instead dun sa mga internal affairs okay. like sa HR, financing, ganyan-ganyan. So, ang technique lang naman dun is parang, ang advice sa akin ng mga senior ko is parang, alamin mo if may requirement yung company'ng tatargetin mo. Okay. Kasi first of all, syempre kapag walang requirement 'yon, hindi mo siya mabebenta. So parang ngayon, tapos alamin mo yung difficulties nila sa hiring, ganyan-ganyan sa sourcing ng mga tao. Tapos parang doon mo batuhan na parang ito kasi yung ginagawa namin sa dito trabaho. Oo, ganyan-ganyan. So instead na mag-focus kayo diyan, ganyan-ganyan.
pwede namin gawin for you. Magbabayad okay. ka na lang. Parang mga ganun. Kumbaga, mapapadali nyo yung trabaho opo, parang ng ganun. Kumpanya o kung sino man yung nasa mm-hmm. HR department. Opo. Tapos kasi marami tayong services na pwede yung offer mga ganun. Okay. Bigyan mo rin sila ng choices and okay. then parang sabihan mo sila parang ano ba yung pwede namin gawin para makapag-adjust kami dun sa needs nyo. Okay, parang so, tina-tailor fit. Opo, oh. parang ganun. Kasi okay. po kapag bigla-bigla mo nalang sinasabihan na, oh, ano bang, meron kaming services, ganyan, na not knowing na wala naman pala silang requirement or hindi naman pala nila kailangan, mga ganun. So, ganun, consultative ganun. Selling yan? Yes po. Okay. Mga ganun. Ganda nun ah. So, bilang isang sales and business development associate. Ang focus ko talaga ngayon is prospecting, yes. building up new business. No, pero ganda yung binigay mo na ano na tip na yun. Tapos ito nabasa mo kanina. Bakit ka nagtatagal sa trabaho? Syempre kasi kailangan ko ng trabaho, ganyan. Kailangan ko tulungan yung magulang ko. Para sa... Napakabait na lahat. Pakulirang bata. Di ba? Alam mo kasi syempre, di ba? Nakagraduate ako dahil sa kanila. So, parang give back na lang din. Mga ganong bagay. Tapos parang lately lang naman. Medyo cheesy. Pero parang lately. Parang nag-start siya dahil dun sa isang client na nakausap ko na parang okay. sabi niya, aren't you happy na parang you're helping other people na makakuha ng trabaho. Oh. Kahit na yung utak mo nagta-target ka lang. Oh. Ganun. Pero nakakatulong ka in a way sa mga tao makakuha ng work, ng trabaho. Ganun, ganun. Pero kung ano, ang galing na parang ang nasa utak ko lang maghanap ng mga bagong kliyente. So, ng bagong business. Parang, ang galing. May point naman talaga na parang you're helping out. Oh, yun nga po. Tumutulong ako sa ibang tao na hindi ko man lang siya naiisip kasi nga focus ako dun sa targets ko or sa goals ganyan or sa deliverables ko. Pero parang gumaan yung pakiramdam. Parang ayun, ang galing no. Parang na-realize pwede pala yun. Pwede pala. Parang may part pa lang ganun ako. Parang ganun, nakakatuwa lang din. Pero kung hindi niya sinabi sa akin, hindi ko ma-realize. Yun. Minsan talaga, hindi natin napapansin na yung ginagawa pala natin, nakakatulong. Kasi ang utak mo lang, tatrabaho ako ganyan. Yun lang, as in plain. Meron pa palang natin. Meron pa pala, oo. Kasi marami ngayon eh. Sobrang dami ngayon na kailangan ng work. And then, marami ding nagkalat na kung ano-ano sa... Hindi lang ginagawa natin sa... field job. Kaya tayo meron ganitong segment. Mm-mm. So, yun. Ano ang dapat pag-aralan para maging isang sales and business development associate? Yung mga skills na meron dapat o mga dapat na learning. Skills. Paano ba? Kailangan alam mo, hindi man basahin, pero intindihin yung tao. Okay. Para kasing, basahin na rin siguro. Okay. Kasi parang, yun nga, kapag nagka-client, magka-call outs ako, inaalam ko muna kasi, di ba, na parang if meron nga silang requirement and all. Kailangan kasi, bukod sa dapat magaling kang magbenta, kailangan marunong ka din ma-identify mo yung needs ng company sa pag-uusap nyo lang. Parang ganun. Okay. Yun, yung mga ganun. Okay. Parang skills ba yung kailangan mo tanggapin kung wala talagang tumatanggap? Wala talagang kahit anong tawag mo or kahit anong email mo, wala talagang nagre-reply sa'yo. Parang ganun lang. Parang wala namang ganun ka-special. Parang more on personality talaga na parang... Okay. So, dapat ma-develop yung personalidad. Ako. Mm-hmm. Kasi syempre pag na... Kasi skills, sobrang dali lang yan i-acquire eh. Oh. Parang ma-acquire mo siya ano ba, in the long run. May telephone skills ba na kailangan dyan? May computer skills ba? Telephone skills? Or... Ano ba? Time management skills? Mga ganun siguro. Okay. Yun. Pero para sa'yo, yung attitude talaga. Opo, mas importante, di ba? Opo, kasi ako... Honestly, syempre wala akong background sa pagiging business development associate. Kasi nga, from broadcasting ako. Oh. So, from com talaga ako. Okay. So, ako ngayon, trying to acquire yung mga skills na yun. Okay. So, since meron akong background sa call center, kaya kong
mag-accommodate ng calls, ganyan-ganyan, sa emails, ganyan-ganyan. Kailangan mo lang naman maging polite, okay, mga ganun-ganun. So ako parang, since hindi ko, wala akong nung skill set na yon, ginagawa ko, dinadaan ko sa character na parang, okay lang kahit hindi ko pa alam yung mga gagawin ko ngayon. Pero, opo kasi yun yung mahirap i-develop eh. Yun ang dapat talagang, para sa mga nakikinig natin, bukod dun nga dun sa mga hard skills na yun, yung soft skill ng attitude, bukod dun sa pakikipag-usap, dapat mahirap. Though, importante yun, kailangan marunong ka. Ganyan. Pero yun nga, learning process. Parang okay. Ganito. Ito yun na yung last question. Bale. Ano yung mga, ano yung talagang tip na mabibigay mo dun sa mga gusto maging sales and business development associate na katulad mo? Para makapasok naman sila sa ganitong trabaho. Ano ka bang tip na mabibigay sa kanila? Parang tibay at lakas ng loob. Okay. Literal. Kasi, syempre pag sa sales ka, may targets ka eh. Okay. Thankfully, dito walang quota eh. Okay. Tsaka, yun nga, parang, or do you have a certain goal for yourself? May mga targets naman. No? Tsaka okay. Sa sarili ko, meron naman din po. Yun nga, parang kailangan mo kasing, bukod sa kailangan mong aralin kung paano ka magbebenta, ganyan-ganyan, okay. And yung mga sinabi ko nga before, kailangan mo ibenta yung sarili mo. Okay. Hindi naman na, kailangan mo ibenta yung sarili mo eh. Kasi parang okay. Ako, nung nag-apply ako sa job na to, sabi ko, meron na akong kukunting knowledge, okay. Pero I'm willing to learn more about this. Tapos parang, ayun, tinry ko, i-persuade yung mga tao na i-hire ako sa position na to. In a way na parang sabi ko, aside from knowledge, yun nga, yung character, to learn more, to kaya ko i-develop, ganyan-ganyan. Tsaka, not promises sa kanila, but parang goals mo din siya sa sarili mo and responsibility mo for dun sa position na parang, if may mga targets na ibigay sa'yo, parang do your best para ma-acquire mo yung mga yon. Kasi, maraming kliyente, pero ang tanong, ilan sa 10 kliyente yun yung makukuha mo? Parang ganun. So, basically, selling. Okay, benta. Ibenta yung sarili. Una, para mapunta ka dun sa trabaho. Kasi yun. Kailangan, para malaman nilang good salesperson ka, kailangan marunong ka magsalita. Okay, diba? Sure. Kailangan machika ka. Okay. Kasi, paano ka magbebenta kung hindi mo... Hindi ka nagsasalita. Oo, diba? Hindi mo, hindi mo alam paano ibebenta yung mga bagay-bagay. Tsaka, knowledge dun sa ibebenta mo. Ganun. Sa service or goods or whatever. Napakaganda nun. Maraming salamat. Dun sa mga sinabi mo na yun. Makakatulong yun sa mga nakikinig na. Sige. Maraming salamat ulit sa iyo, Donna, sa pagbibigay sa amin ng oras dito sa Buhay at Hanap Buhay. And lastly, our quote for the week, galing po kay Neil Donald Walsh. Neil Donald Walsh is an American author of the series Conversations with God. He is also an actor, screenwriter, and speaker. Ito po ang sabi niya, life begins at the end of your comfort zone. Magsisimula ang buhay kapag natutunan mong iwanan ang mga bagay na iyong nakasanayan. At dyan po nagtatapos ang episode 48 ng PhilJobNet's Buhay at Hanap Buhay. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Ollie. Hanggang sa susunod po ulit.